Hi guys! Welcome to my channel! So ngayon, samahan nyo ako sa journey ko sa pag-commute. So tinitingnan muna natin yung ano, yung schedule ng train. So kailangan ko ng magtatakbo guys. Medyo mahirap yung pagtakbo ko dito kasi uphill yung ano, yung daanan kaya nakakahingal. So kahit aalog-alog yung mga ano ko, yung mga dala ko, tsaka yung bag ko, sige pa din ang takbo. Medyo masakit sa binte. Pero kailangan nating magtatakbo. So yung pink na yan, dyan mo iaano yung card. Tapos pupunta ka na dun sa may ano, sa may train na ano, aabangan. So ayan yung ano, yung shed nila. So pwede ka naman kahit saan magstay dyan. Hi guys, so andito tayo ngayon sa Norman Park. Ayan na siya. Buti na lang late dumating yung train. So naabutan natin siya. So nakalagay kasi 3:29 ang dating niya. So nagtatakbo na ako kasi 3:29 dahil nasa bahay pa ako. So, first time kong mag-ride ng train alone. So, sana makarating tayo sa city ng ayos. At hindi tayo maligaw. Yeah. Ito nga pala yung train station. Oh. Yan. So, guys, padating na yung train. Ayun yung train nila. Ang itsura niya para siyang bullet train, pero hindi ko sure kung ano itsura ng bullet train. Nakikita ko lang sa mga pictures. So medyo mahaba yung train nila, tsaka ano, tsaka meron siyang ano, pindutan sa gitna. Yan, makikita niya yung tinuturo na araw. So kailangan niyo siyang pindutin para bumukas yung pintuan. Kasi hindi siya automatic na magbubukas for you. So, pag upo ko, syempre, video muna dahil first time kong bumiyahe sa train. Siyempre, titingnan mo din yung mga ano, mga view sa paligid mo, kung ano yung mga pwedeng makita, pwede mong pasyalan, tsaka yung mga, syempre, yung mga station. So, dito na tayo, pababa na din tayo. Tapos, ayun, makikita nyo din sa ano, sa pababa, sa may pintuan, meron ding araw na ano, pipindutin ka din paglabas mo para makalabas ka kasi hindi ka din makakalabas kung hindi mo siya pipindutin. So, paakyat na tayo sa ano, pa sa labas kasi nasa baba yung ano, yung train station. So, paakyat na tayo sa taas. So, inahanap ko na dyan yung ano, yung exit, kung saan pwede ako mag-exit. So sinusundan ko yung mga tao. Wala kasi akong kasabay na ano eh, na nasa unahan ko sa pagbaba sa train eh. Ako yung nauna eh, kaya medyo wala akong kasabay. So sinusundan ko na lang yung mga ano, yung mga tao pag panik ko. So ayan, pababa na tayo. So nagulat ako pagbaba ko, nakita ko ano, parang train station pa din yung ano, parang isa pa din sa station yung pagbaba ko. So kaya kailangan papanig ulit ako kasi wala naman yata ibang daan dyan. So hindi ko rin alam. Guys, I think mali ako. Sabi kasi sundan ko lang doon yung mga tao. So, sinundan ko naman. So, papunta pala sila sa next station. So, eto, hanap-hanap na naman ako kung saan ang pwedeng exit. Eh, medyo nakakalito kasi yung ano nila, yung exit. Ang daming ano, ang daming daanan, ang daming pupuntahan. So, hindi ko alam kung saan yung mismong exit nung pupuntahan ko. Kasi medyo malayo yung lalakarin mo pagka ano, pagka namali ka ng exit. So kailangan ko na magtanong dun sa ano, dun sa mama ngayon naka blue na polo.
Excuse me, can I ask something? I'm going to Ann Street. Yes. Where can I go out? I'm sorry, this is the first time. This way? Where will I exit? Anywhere here. Where the green stickers. Alright, thank you. So ayun, salamat naman at natapos din sa Mamang Englisher. Medyo nahirapan ako dun. Buti na lang nagkaintindihan kami. Naintindihan niya ako. Kasi nag-isip ako, baka hindi ko din siya maintindihan kasi baka iba yung slang ng pag-English nila. So, nakakatawa lang kahit papaano nakakaraos din sa pagkausap sa mga alam nyo na, mga Englisher. So, papunta na ako sa Ann Street. So, ayan na, tinuturo na yung way out. So, ito na, bumaba na ako sa escalator. Siyempre, malina naman ako na nadaanan. Sa subway ako pumasok. So, kailangan ko na naman umakit ng escalator para makapunta dun sa tamang daanan. Medyo nakakalito kasi yung daanan So, hindi rin siguro ako nagbabasa na mabuti. So, nasa right side ako nyan. Tapos ayan yung dumaan yung mama. At pala nasa left ako. Dahil pala sa left tayo. Kasi sa left ng daanan ng malubis. So, doon tayo. Doon sa Ann Street. I go in there. So, ito na, sure ako, tamang-tama na ako talaga dito. Ayun na kasi, ang laki kasi ng nakalagay, Ann Street hindi pa doon dumaan So, judge to experience na lang talaga. Magbasa talaga mabuti ng mga signages. Tsaka kung yung mga pwede mong makita, basahin mo talaga. So, ito na yung Ann Street na hinahanap ko. So, kailangan ko ng maglakad. Medyo na naliligaw ako dyan kasi hindi ko sure kung saan ako papunta. Nag-Google map naman ako kaya lang hindi ko sure kung pakaliwa o pakanan yung place na pupuntahan ko. So, that time tinawagan ko na yung pupuntahan ko kung saan. So, eto, naglalakad na nga ako. Nagkataon naman na uwian na din kasi ng mga tao dyan galing sa office. Kaya, madami ako nakakasalubong ng mga naglalakad. So, maganda lang sa kanila kasi maglalakad ka talaga kasi malayo yung mga station nila. Hindi pwede kung saan-saan ka bumababa. Hindi pwede kung saan-saan ka sasakay. So, pati station ng bus, station ng ng train, may kailangan lalakarin mo talaga kasi walang mode of transportation na pwede pang masakyan. So ayan yung tawag nila King George Square. Bali yan yung munisipyo nila. So maganda rin siyang pasyalan, masarap tumambay. Makikita niyo ang ganda-ganda niya, parang kakaiba. So, ang sarap niya mag picture-picture, mamasyal. So, eto nga sa inip ko, wala akong magawa. Tinimelapse ko na lang yung mga tao. Tapos, naglakad-lakad na rin ako para masaya. Sige, hanggang dito na lang, guys. Thank you sa panonood nyo. Hanggang sa muli. Salamat din at kung gusto nyo mag-subscribe, please subscribe. Salamat sa panonood nyo. Thank you. Bye-bye!